kasi mga katropa, bili po ako dito kay bro dahil may ano, tinatawid niya yung anak niya, ayan o. Dahil may isa akong pinapaaral, kailangan mag-sukap yun para sa kanya. Nagtataga siya dyan dahil sa kaibigan na yun. Araw-araw, mag-isa mo lang binubuhay yan. Ako lang. Kaya tama kong bigang bahay lang. Oh, nakakabilib dahil kahit paano, naitatawid niya yung anak niya sa pang-araw-araw. Buhay Marino, Katrupang X, pamilya at trabaho, Katrupang X, isang sagot na, Katrupang X TV. Sa halos araw-araw na ginawa ng Diyos, ganitong tanawin ang eksena ang lagi kong natatanaw. Iba't ibang uri ng sasakyan, mga tao sa lansangan, at mga kababayan natin na patuloy na lumalaban. Isa na dyan si Bro, isa po siyang buko binder. Halos araw-araw siya nakapwesto dyan. At lagi akong bumibili sa kanya, pero never ko pa siyang nakausap ng masinsinan. Wala mga katropan! Welcome to my vlog! Well, for today's vlog mga katropa, since may appointment ako ngayon, so dadaanan natin saglit si bro para bago tayo umalis kasi sa baba lang naman siya eh, madadaanan ko siya mamaya. So bibihis lang ako at samahan, interviewin natin si bro mga katropa. A few moments later. Alright mga katropa, dito tayo ngayon sa Buko Bindor. Sino nga palayo mo bro? Jo. Si Kay Jo. So, interviewin natin ito sa naging buhay niya ng ano, dahil sa pandemic na to, kung anong kalagayan ng pagbibinta niya. Interviewin natin. Sa ngayon dahil parang bumalik na sa dati, nakakabawi na o ganun pa rin? Ganun pa rin. Pero nung wala pang pandemic. Ano, magandang bintahan talaga. Mga nakakamagkano ka nung wala pang pandemic? Mabukan ako ng ano. Nang? Dalawang ibon eh. Laki din pala eh, yung linis mo doon, mga sa magkano na. Ayos pala no? Pero ilang piraso yun na buko? Kaya mo dati mapaubos yung pinta? Hindi lang, mga lakunti, wala nang buko. Eh ngayon, mga mag-ilan na lang, mga maximum. Mga makaubos yung 30. Grabe no? Grabe. Ilagay mo muna. Grabe pala yung struggle ng pandemic. Kasi piraso pa eh. Pero sa ngayon na kaya naman, nakakatawid naman, na itawid naman. Kakain lang talaga. Paano? Eh yung anak mo nag-aaral na? Wala pa. Online lang, module. So, ang laki pala talaga nang nawala sa inyo simula ng pandemic. Bro, ilang years ka na nagtitinda ng buko? Tagal na rin po, mga 9 years na rin. Pero dito lang area mo palagi? Dati, UN, Makati. So, dito tumagal ako rito. Napaikot-ikot ka? 3 years. So, sa 9 years mo na ganitong kalakaran, ano talaga yung gusto mo ba mangyari? Mas maganda talaga yung may sarili kang puhunan, yung hindi ka nangangapuhan. Ah, kasi may amo kayo, no? May amo eh. Pero kung may sarili kang puhunan, ikaw na mismo bibili. Maganda. Kasi mau ano pa eh. So kung mabibigyan ka ng pagkakataon na ayan, yung mamunan, alam mo na kung saan kukuha at alam ko, makakabili ako ng sarili kong, kung may pera ako, may puhunan ako, makakabili ako. Pero sa estimate mo, mga magkano kaya yung kailangan ko, mga ganun? Kasi magpapagawa ka pa ng sarili mong sidecar, mga gamit. Eh paano yun? Dahil galing pa yun sa probinsya. Hindi, dito ka lang sa Maynila bibili. At sa Salo ka na lang, sa Salo. Dito ka na sa mga bodega na sarili, doon ka na lang bibili. Mas mura kasi pag bumili ka ng... Ah, okay. Sa labas ka, kasi pag may amo ka kasi, mataas ang puhunan nila kasi doon ka nakatira eh. Pero sa experience mo lang, yung mga nasa magkano yung starting dyan, starting ng puhunan mo pag magsarili ka?
15-20 kasi may mga gamit ka pang bibigyan eh. Mga gamit niyan, mga 20, pwede na kasi gawa ka ng sariling sidecar. 20 mil? 20 mil. Eh kung magsarili ka, ibabalik mo na to? Babalik ko na, bibili na ako ng aking sarili. Ah, okay. Pati ito mga sidecar na yan. Magpagawa na ako ng sarili kong sidecar. Kasi sidecar pala ngayon, nasa magkano na? 10. Ay, yung gamit pagkunan pa sa buko, mga itak mo pa. Ah, ibig sabihin yung sa amo mo lahat to, lahat. Ikaw, labor ka lang. Magkatinda ka lang sa kanila. Pero itong, ano na to, inuwi mo to sa bahay nyo? Doon kami nakatira sa kanila. Okay. So, maintindihan din naman nila siguro yun, no? Pag dumating yung araw na gusto. Oo, gusto mo nang magsarili. Maintindihan naman siguro nila talaga yan. Kasi mas maganda kasi sarili. Kasi pag sarili ka, makakaano ka ng ibang negosyo eh. Kasi pag dyan ka talaga sa kanila, buko-buko lang kasi yun lang eh. Pero kung may sarili ka, pera, makakaano ka ng ibang negosyo, anong gusto mong itinda. Oh, malay mo sa pamamagitan nito eh, may makapansin. Ito eh, mga katropa, bilip po ako dito kay bro dahil may, ano tinatawid ito? Niya yung anak niya. Yan, oh. Dahil may isa akong pinapaaral, kailangan mag-sukap doon para sa kanya. Nagtataga siya dyan dahil sa kaibigan na yun. Araw-araw, mag-isa mo lang binubuhayan. Ako lang. Kaya tama kang pigang bahay lang. So, nakakabilib dahil kahit paano, naitatawid niya yung anak niya sa pang-araw-araw. So, malay natin, baka may tutulong tayo. May awa ang Diyos. May awa ang Diyos na magkaroon tayo ng sarili. Makapansin ka, tsaka matulungan ka sa yung layunin niya or kagustuhan niya na sana magkasarili siya na sarili po na hindi na sa mga ngamuhan kasi malaki yung tutulong. Okay. Salamat bro at pumayag ka na makapanayam kita. Dahil doon, nalaman ko yung pinaghuhugutan mo. Saludong-saludo ako sa mga kagaya mo na kahit mag-isang tinataguyod yung kanyang anak para lamang mairaos sa araw-araw. Pagpatuloy mo lang yan, bro. So, ngayong araw, ikaw yung napili kong bigyan ng mahiwagang tinapay. Na masasabi mo? Maraming salamat po sa Tropang X. Thank you! Buhay Marino, Katrupang X, pamilya at trabaho, Katrupang X, isang sagot na